Pipirma na ang pamahalaan ng term sheet para sa kasunduan sa pagbili ng COVID vaccine sa Moderna. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., 8 milyong doses ang bibilhin ng national government, habang pagtutulungan naman ng mga lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor ang pagbili ng 12 milyon pang doses ng bakuna. Isa kasi ito sa mga pinakamahal na bakuna kontra COVID-19. Sinasabing may 94.5 efficacy ang bakuna ng American Pharmaceutical at isa sa mga in-demand ngayon. Inaasahang maide-deliver ang vaccine sa Mayo. Isa sa mga naturukan na ng bakuna ng Moderna, si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, na natanggap ang kanyang unang dose habang siya ay nasa Washington, D.C. Nakakuha na po ng permiso ang Sinovac para makapagsagawa ng clinical trial sa Pilipinas. Bago nito, una pong naaprobahan ang trials para sa Janssen Pharmaceuticals noong pong Disyembre at ng Chinese manufacturer na rin ng Clover nitong unang linggo ng Enero. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, sa lalim po ng clinical trials ay pipili ang vaccine expert panel ng DOST ng ilang mga volunteers at ng lugar kung saan ito gaganapin at saka itetestingin kung ligtas ba at epektibo ang naturang mga bakuna. Itinanggi po naman ni Domingo na merong preferential treatment ang Sinovac sa aplikasyon nito para sa Emergency Use Authorization o EUA. Ayon kay Domingo, sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng phase 3 clinical trials ng Sinovac at kagaya po sa ibang mga kumpanya, hindi ito mabibigyan ng EUA hanggat hindi napag-aaralang mabuti ang kompletong mga datos nito.